Hey, mga kababayan, at ngayon binalikan natin sila Altia, sila tinatawag naming Tik-Tik kasi ang Tik-Tik dito ay yung parang sumunod sa binlod, yung mga ganon. Parang bigas, mais. So yun po yung pagkaka title niyan, mga kababayan. Kasi instead na kanin, bigas o palay, tik-tik na lang po. So tara, mga kababayan. At syempre, nandito si Kuya. Kasi ang plano po natin ngayon, at ang sabi ni Sir Paul, na kausapin yung may-ari ng lupa at bayaran na. Kasi yun, okay na po yun, mga kababayan. Kinamusta namin kung maganda ba yung location at okay ba yung lupa para pagtatayuan na po ng bahay, pag ginagawa na yung bahay, ay wala tayong problema. So ganun kami, ganun po ang PB team, ganun po si Sir Paul. So sinundan natin yung mga, siyempre yung mga yapak ni Sir Paul, diba, kung ano mga diskarte, para hindi tayo magkakaproblema sa pagdating ng panahon. So nandito si Kuya Arwin. Dito tayo, Noy. Ayan, ang kameraman natin si PB Team Nonoy. Halika Kuya, dito tayo sa baba. Ayan. So galing po kayo sa ano po, saan? Sa nag-duty ko sa concert, katong nag-mali-training sa bahane. Ay, ano yun? Ah, si ate. Nag-ganun ng panggatong. Tapos ngayon, bumalik kami para kamustahin natin at puntahan natin yung lupa para i-paid na natin. I-fully paid na natin yung ano. Nandyan siguro yung may-ari, no? Siguro sa iskoy lang ito yung bata. Ah, so posibleng andyan. Tapos ipapakita din namin sa inyo, mga kababayan, kung gaano po kalaki yung 25 by 25. Ano yun? Metros. Metros. So malaki po yun, mga kababayan, kaysa square meter, di ba? Kasi ang square meter, medyo maliit-liit lang yan. Kaysa 25 by 25 metros. So, nandito yung mga anak niya. Ayan, nandito sa loob. So, tara, Kuya. Kuya Arwin. At ate, hello ate. Si ate, nangahoy. At si Kuya naman, galing yan sa, doon sa, Admo ba yan? Sa ano yan? Sa Bagani. Bagani. O, kasi meron orientation ba yan? Orientation para, ano yan, parang peace panel, no? Muraga po na siya, o sundalo kibale sir. O parang sundalo sa tribo. O tribo. So tara. Kababayan, ang araw ng pagbabayad sa biniling lupa para kay Altia at sa kanyang pamilya. At dito makikita mo po sa mata ni Kuya Arwin ang excitement at kasiyahan. Ang lupa, mga kababayan, ay nagkakahalaga po ng 110,000 pesos. At dito, masaksihan din natin, mga kababayan, ang pirmahan ng dating may-ari at ang bagong may-ari na si Kuya Arwin, at tayo na rin po, mga kababayan, bilang representative ni Sir Paul o ang pugong biyahero. Congratulations, Kuya Arwin, sa pumong pamilya. Maraming salamat po sa mga tumulong at lalo-lalo na sa mga sponsors at kay Sir Paul o ang pugong biyahero.
At ngayon naman mga kababayan, puntahan natin ang lupa na binili upang makita nyo po kung gaano kaganda at kung gaano kalawak ang lupa na nabili. At ito ay mayroong sukat na 25 by 25 meters. Yung location mga kababayan, so malaki-laki kasi hanggang doon doon may kahoy na tinusok, no? Likod ng kakao na yan, ayan. Tapos diretso hanggang itong may saging, na yan to. Tapos yung kahoy na dalawa, ayan yung dalawang kahoy. Tapos doon tabi ng ayan no? May kakao din, may pinuntahan ni kuya. Ah, parang dito lang banda yata, no? Sa likod ng Paracata. Dito lang banda, no? Hindi kasali yung dalawang kahoy. Pero hindi masasali yung dalawang kahoy. Isa lang. Isang kahoy. Malaki na. So ang plano ni kuya nito, tatabasan muna, lilinisan. Dahil kanina nga, excited na siya. So hindi lang namin na-on yung mic at hindi marinig. Pero ngayon, makakatanim ka pa nito kuya. Makakatanim ka pa ng mga gulay. Kasi masipag to si kuya eh. At kita mo yon. Nyug yan. Pwede mong itanim mo sa mga gilid-gilid. Para kahit paano pag dumating yung panahon, may ma-harvest ka. So ngayon wala si Sir Paul. Kami muna yung pinapunta niya dito. At kami rin yung magpapaluap sa gagawing bahay mo. So una nito, siyempre anong masasabi mo sa kanya, sa mga sponsors, sa mga viewers? Ako lang ikasulti sa kang Sir Paul. Nagpasalamat ko sa yagdak ko nga itong pag-anhin niya nga hinangat to sa kong birthday, sir. Birthday mo pala yun. Tapos katapos ay kumbaga nauna yung birthday mo. Dili na kwanto sir ning birthday na ko ro pagkaugma. Ani po pagato pagka partial na to sa yuta. Regalo to. Dakong regalo ni Sir Paul sa kuha, bahala nang naghikay mi kami nagpalit ng manak to sir. Naghanda kayo. Ako nga ko pasalamat kung dako nga sa kong birthday nga ay dakong regalo kay suka sa mag birthday kato pa ko ka nalipay nga. Ay dakong regalo nga niabot sa kuha niya ni scholar pud akong bata. Salamat kung dako sa nag kuan sa kong anak ng scholar kay kami pati ginamong paita sir kay wala lang yun ng tabang ninyo sir, murag maglisod ni Permente ba. Sa onago ng hurnal pag abot sa panahon mang hurnal magluya mi wa na mi pangita may gani kay niabot si Sir Paul labi na sa among mga sponsor. Salamat kong dako. So, sobrang nagpapasalamat si Kuya sa mga kababayan nating andyan, mga sponsors. At kung hindi nakita ni Sir Paul yung sitwasyon ni Kuya Arwin nga daw po, sabi niya, ay hindi mababago yung buhay nila. At lalo pa, scholar pa si Altia. Yeah. At suportahan natin. So, patuloy lang, laban lang, fight lang ha. At malapit na. Planuhin natin
kasi ganyan talaga si Sir Paul, pinagplanuhan. So kung ano man ang nakita namin kay Sir Paul, kung ano man na-adapt namin, ay ipagpatuloy namin yan, mga kababayan. Check muna natin saan yung pinakamagandang pwesto dito, saan natin itatayo, tapos malapit lang naman sa kalsada to, i-drop lang yung mga ano dyan, yung mga materialis, at planuhin ng panday. Pwede pa, diretso mo lang country, sir. Truck, di ba? Pwede? Padiretso, wala pa may... Wala namang tanim na ma-ano dyan? Oo. So pwede siguro kasi patag naman yan. Sige, planuhin na lang. Linisan daw to ni Kuya, tatabasan to lahat. Tatabasan. Para makita at makita ng mga viewers kung gaano kalaki, kalapad pag malinis na. So anong itatanim mo dito, Kuya? Gulay lang, sir. Gulay. Oo. Pinakamabilis siguro yung mga pichay. Gusto mo yung ganon? Pichay, so, mga... May mga bato. O, sitaw. Sitaw. Tama. Upo. Okra. Okra. Yung mabilis lumago at maibenta agad. So, yun. So, at least mga kababayan, nakita nyo po, Sir Paul, ito na po yung lupa. Mga sponsors, thank you po. Kasi inisip namin itong napakalaking responsibilidad na pumalit sa iniwang misyon ni Sir Paul dito sa Davao, sa Mindanao. So, suportahan niyo po kami, mga kababayan, at ipag-pray niyo po kami, pati sila Sir Paul, ang buong charity vlogger dito sa Pilipinas, hindi lang kami, at patuloy pong manalig, Kuya, di ba? Manalig sa Panginoon. At si sila Kuya ay ano talaga yan? Lagi silang nagsisimba. Every Sunday, Kuya, no? Yes, sir. Kasi pag pumupunta kami dyan, pag Sunday, wala sila. Nag-church. Saan ba church nyo? Kami, sir, sa Taloy-Toy, sir, niya. Lapon may simbahan sa Balong. Kanang urag namin. Ako may presidente sa Balong. Na yung mga meeting. Manto lang po ko dito, kay layo man. Mm. Kung ako sa unsay mga plano dito, kaya kung may sa halas plano. Ah. Pag wala yung mga meeting, kanang diharap may musimba sa among dako nga simbahan po niya sa Taloy-Toy. Born again? Born again yan? Oo. Mayo, Christian? Christian, oo. Sige. So yun lang, mga kababayan. At maraming maraming salamat ulit kay Nunoy, andyan sa likod, sa ating cameraman. At believe din ako kay Nunoy. Kaya suportahan niyo po kami, ang PB Team Davao. Sa ngayon ay malayo man, ipag-pray nyo po kami na walang masamang mangyari sa amin sa kalsada, kasi nagmumotor lang po kami, init ulan ang aming tatahakin sa araw-araw para maipagpatuloy po yung nasimula ni Sir Paul dito. Basta, mga kababayan, ang ipapromise ko po sa inyo ay ipagpapatuloy namin to hanggang siguro, hanggang sa tumanda kami. At magiging, ang usapan nga namin ni Sir Paul, na kung magiging seniors na kami, senior citizen na, ay magtatanungan kami kung anong mga maintaining balance, yung, sister, kamusta na ang ano mo, baka ubos na. Basta ganun, mag-ingat ka palagi, Sir Paul, mahal na mahal ka namin, maraming nagmamahal sa'yo, lalong-lalo na yung mga viewers. Direk Frankie, ingat kayo. Kay Mark, ingat kayo. At mag-iingat din kami ni Nunoy dito. At yun lang. Maraming maraming salamat. Bye-bye.